Bayan, bago po ang pagpasinaya kanina ay napahintulutan ang grupo ng KSP na mapasok at malibot ang Philippine Arena na tunay namang nakakabilib. Narito po ang part 1 ng aming pagpapatrol sa Kabayan Special Patrol. Dambuhala at kamangha-mangha, ganito ilarawan ng Philippine Arena na tinaguri ang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo na may lawak na 4 na hektarya. So sa laki nito, Attorney JP, pwede nating ipasok ang 3 Araneta Coliseum? Yes sir, kasya po sa loob. Ipinagawa ang Philippine Arena para sa selebrasyon ng 100th anniversary ng Iglesia ni Cristo sa 27 ng Hulyo. Una, gagamitin ng Iglesia ni Cristo dahil sobrang lalaki na ng mga event namin sa kinailangan na namin magkaroon ng ganito kalaking lugar. Mm-hmm. And pwede rin gamitin ang lahat. Prefabricated ang mga materials na in-import pa mula sa ibang bansa. Tinatayang aabutin ng 5 taon ang konstruksyon ng Philippine Arena, pero tinapos ito sa loob lamang ng 2 taon at 9 buwan. Pinadesign namin muna yung foundation. So tinuntungan yung foundation, ginawa na ngayon namin yung foundation habang ginagawa yung architectural. So parallel lang ang programa kaya nakatapos ang project. Ang construction 24/7. Kapansin-pansin ang nakapalibot na 102 watawat na kumakatawa naman sa mga bansang meron ng Iglesia ni Cristo. May malaking TV monitor sa harap ng arena na may sukat na 10 metro ang taas at 28 metro ang haba. Hindi naman matatawaran ang ganda ng lobby ng Philippine Arena. Special custom-made flooring po ito. Pinadesign po natin lahat yung mga ilaw, yung mga column treatment po natin. Ito ba ay tunay na halaman? Opo. Vertical hydroponics po yan. Mga 8 elevator po yung nandito. So, ba't kinakailangan? Sa isang side lang po. Pagka sobrang dami po ng tao, iniiwasan po natin magkaroon ng stampede. At pagpasok mo, higit na kamangha-mangha ang laki at lawak sa loob ng arena. Yun po mga boxes na, yun po yung mga VIP areas. Lahat po ng walls are acoustical materials para wala po masyadong echo. At dahil sa lawak nito, kinakailangang magpagawa ng hiwalay na chiller at cooling tower para sa air conditioning ng arena. Kapansin-pansin din ang kulay berde, puti at pula ng may 55,000 upuan na siyang kulay naman ng watawat ng Iglesia ni Cristo. At lalong kapansin-pansin din ang hugis kandelero sa gitna ng mga upuang kulay ginto. Retractable din o maaring iurong ang mga upuan sa likod ng stage na gagamitin naman ng choir ng Iglesia. No, umuurong po siya na automatic para mas malaki po yung stage area. Wow. Naka-apply po tayo ngayon sa Guinness Book of World Records para sa largest choir in a single event. Mga ilang kaya yan? 10,000 eh. Walang haligi sa loob ng arena sapagkat 2 malalaking truss rod ang sumusuporta sa napakalaking bubong na pinatibay naman ng mga tension rod sa palibot ng arena. Ito po yung ganito kalaki na wala pong... Wala kang makikita sa gitna. Wala pong foundation sa gitna. Ipinagmamalaki rin ang Iglesia ni Cristo na quake-proof o hindi basta-basta masisira ng lindol ang Philippine Arena. Na parang may metal plate na mag-slide. Pagka nag-earthquake ko, imbis na gaganon po yung building, mag-sway lang po siya. Mag-slide lang po yung 2 metal na nakapasok doon sa mga column. Hmm. So meron po siyang seismic gap. In case na merong malakas na intensity. At bukod sa mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo, plano ding gamitin ang Philippine Arena sa mga malalaking konsyerto at mga sporting events tulad ng basketball o boxing. At bukod po sa Philippine Arena, may 2 pang malalaking istruktura ang ginagawa pa dito, ang Philippine Stadium at Philippine Sports Center. At marami pa pong nakaplanong ipatatayo sa Ciudad de Victoria at sa lawak na sakop nito ay ang bayan ng Bocaue at Santa Maria. Abangan niyo po yan mamaya sa part 2 ng KSP, Kabayan Special Patrol.